Magandang araw! Ang ating asignatura ay Filipino para sa ikalawang baitang. Kasanayan na dapat linangin. Nagagamit ang personal na karanasan sa paghinuha ng mangyayari sa nabasa o napakinggang teksto o kwento. Nagagamit ang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin at nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa kwentong napakinggan. Ang module na ito ay ginawa upang lalo pang makilala, maunawaan ang paghihinuha sa susunod na mangyayari sa kwento. Bago tayo dumako sa ating aralin, siguraduhin nakahanda ang mga sumusunod. Self-learning module. Lapis at papel. Bago ang lahat, sagutan muna natin ang paunang pagsubok. Basahin at unawain ang kwento. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Maalagang ina. Handang-handa na sina Nanay Carmen at Tatay Ramon. Dadalo sila sa pagtitipon nila Lolo at Lola. Anibersaryo ng kasal nila. Dapat ay naroon ang buong pamilya. Tinawag ni Aling Carmen ang mga anak. Fe! Ray! Nasaan na ba kayo? Bihis na kami ng tatay ninyo. Nanay, may sinat po si Ray. Isasama pa po ba kami? Tanong ni Fe. Dali-daling pumunta si Aling Carmen sa silid ng anak at hinipo ang noo ni Ray. Nalaman nga niyang may sinat ito. Lumabas siya at nang ito'y bumalik, nakabihis na ito ng damit pambahay. May dalang palangga ng may tubig, butilya ng gamot at yelo. Ano ang damdaming na ipakita ng tauhan sa kwento? Ano ang iyong sagot? Mahusay kung ang sagot mo ay titik B. Sino ang nagkasakit sa araw na iyon? Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay titik B, tama. Anong katangian ang ipinapakita ni Aling Carmen sa kwento? Mahusay! Titik A. Tumuloy si Aling Carmen sa pagtitipon ng kanilang pamilya kahit may sakit si Ray. Alin sa sumusunod ang angkop na hinuha? Ano ang iyong sagot? Mahusay kung ang sagot ay titik A. Ibigay ang angkop na hinuha sa kwentong binasa. Ano ang iyong sagot? Magaling kung ang sagot mo ay titik C. Mahusay mga bata! Tayo ay magbalik-tanaw sa ating nakaraang aralin. Hanapin sa Hanay B ang angkop na parirala upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Maaari mong ihinto ang video na ito upang masagutan mo ito ng tama. Handa ka na bang malaman ang mga tamang sagot?
Una. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Panglima. Tama ba lahat ang iyong sagot? Mahusay! Pagpapakilala ng aralin. Sa aralin ito, pag-aaralan natin ang paghihinuha. Ang paghihinuha ay ang pagbibigay ng iyong sariling haka-haka o opinyon tungkol sa isang bagay o sitwasyong naganap. Ito ay maaaring magmula sa iyong sariling paniniwala at pagkakaintindi sa isang pangyayari. Sa araling ito, ikaw ay magbabasa ng isang kwento tungkol sa isang amang masikap at ang kanyang anak na si Anna. Naunawaan mo ba ang kwento na iyong binasa? Kung oo, magaling! Ngayon, subukan mong sagutan ang mga gawain. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Para naman sa ikalawang gawain, halina't basahin ang usapan ng magkaibigan, unawain ang kwento at sagutan ang sumusunod na mga katanungan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa ikatlong gawain, bigyan ng hinuha ang sumusunod na pangyayari. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Narito ang mga dapat nating tandaan.
pag-alam sa natutuhan. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel upang mabuo ang hinuha sa pangyayari. Pangwakas na pagsusulit. Basahin ang bawat bilang. Tukuyin ang angkop na paghihinuha. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Pagninilay. Basahin ng mabuti ang talata sa ibaba. Ibigay ang angkop na hinuha. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Please don't forget to subscribe. Thank you for watching.